one of the interesting anime ngayon in 2023 ang anime na Blue Lock. At dahil nga yan sa napaka-astig at nakaka-hype na takbo ng storya ng anime na to, mga lods, na-request nyo na to sa akin, nagawan ko nga ng chapter review ang bawat chapter ng anime na to. At oo mga lods, nahirapan nga ako nun makatugon kasi busy nga ako nun sa mga school works. Like sa mga school. Pero sa kung bakit nga ako nandito ngayon mula sa matagal na pagkakawala, ay mga lods, yan nga ang dahilan. Ang request nyo, nagawan naman ang chapter review na ang bawat chapter ng anime na to. So yup, this is Anime Real Quick PH Channel. At hinihiling ko nga sa inyo na subaybayan nyo ang bawat chapter review natin sa anime na to. This anime had 209 chapter sa ngayon. Kung hindi ako nagkakamali mga lods. At syempre, para maangas, simulan talaga natin sa pinakauna ang pag-review sa anime na to, which is episode 1 o chapter 1. At yan nga ang matutunghayan nyo sa videong ito. Mga lods, this chapter, which is chapter 1, ang magpapakilala sa atin sa kung paano nga tatakbo ang anime na to, yung storya. At ito nga din mismo ang chapter na magpapakilala sa bida natin na si Isage Yoichi. So, balisimulan na nga natin to agad mga lods. Yeah, let's G. Namiss ko to. Namiss ko ang pagre-review ulit mga lods ng anime. At yeah, magpo-focus nga tayo dito sa Blue Lock anime. Yeah, subaybayan nyo. In 2018 World Soccer Tournament, bigong makuha ng kupunan ng Japan ang kampiyonatong inaasam nito in World Cup. Isa sila sa nalaglag sa 18 kupunan na representante na kabilang sa torneyong ito. At dahil nga dyan, kasalukuyan nga ditong nagkakaroon ng meeting ang mga top executives ng football organization dito sa Japan sa kadahilan ng hilingan nila ditong magkaroon ng reforma sa kupunan. Pero teka mga lods, isang tao lang pala dito yung may gustong magkaroon ng reforma kasi yung mga top executives nga dito ay masasabi nga natin dito mga lods ng mga buhay, which is pera-pera lang ang habol at wala silang pake sa kung ano na nga yung nangyayari ngayon sa team ng Japan in World Cup. Wika dito mga lods ni Anri, which is ang tagapamahala sa pag-hire ng bagong miyembro sa football team in Japan, habang kaharap yung mga top executives ng football union ay yung representative nga raw nila na team in World Cup ay nalaglag sa torneyong iyon, which is napakahalagang torneyo. Kaya naniniwala nga raw siya na need ng reforma ng koponan nila at dapat malakas na ito at handa na para sa susunod na World Cup. Ano raw ang sa tingin ng chairman nila para sa question niyang ito? Then, eto na nga mga lods, yung sinasabi ko kanina, tanging mga buhaya lang talaga ang top executives ng Japan dito kasi dito nga, itignan nyo naman ang sagot dito ng chairman. Pera-pera nga lang daw sa kanila ang lahat, hindi ba raw? Kaya, sino daw ang may pake? At the end of the day nga raw ay isang business nga lang raw ang football. Fuck, di ba? Humanap na nga lang daw sila ng foreigner na coach or yung mga available lang na coaches sa Japan. At kung hindi nga raw mag-work yung pamamalakad nito, yung makukuha nilang coach sa isang team nila dun sa Japan ay, di policy na lang daw nila kaagad. Kahit na wala nga raw silang gawin ang ma-represent nga raw ang Japan at magkaroon ito ng sponsor brand, ay sapat na yon para kumita raw sila. At pahabol pa nga dito mga lods na wika ng chairman, paano raw kung yung minumungkahi niya is hindi magustuhan ng iba? Pwede raw siya nilang ireklamo. Grabe mga lods no. Ikaw na nga yung nagmamalasakit, marereklamo ka pa. Basta talaga pera-pera ang labanan, maraming gahaman eh. By the way, at dito nga mga lods nang marinig iyon ng kapwa niya mga gahaman ay dito, nagtawanan at nagbiruan pa nga dito yung mga buhay ng mga lods na to. At talagang pagkagahaman lang ang meron sila. Pero dito, habang nagtatawanan ang mga ito, seryoso nga ditong nag-uwi ka si Anri sa kanila. Mga wikang, oo,
Totoo nga raw na in the last 25 years, consistent nga raw na nakakapasok ang koponan nila sa World Cup. Pero ganun pa man raw, hayaan raw nila siyang linawin ang isang bagay na iyon sa kanila. Sa pagkakataon nga raw na iyon, napakadelikado ng araw ng estado ng Japanese soccer nila sa ngayon. Sa loob nga raw ng 25 years na consistent nilang pagpasok sa World Cup, kahit isang araw ay hindi nila nagawang magkampiyon. Nang marinig naman na yun, mga lods ng chairman ay dito. Nakakasar nga dito yung sagot ng chairman. Kasi dito nga ay ang sagot niya lang. Naman mga lods, sa winikang ngayon ni Anri sa kanya ay naniniwala ba raw talaga si Anri na kayang magkampiyon ng kupuna nila sa World Cup? At mga lods, nang marinig naman na yun ni Anri, ay ito nga yung agad na tugon naman dito mga lods ni Anri. Nang marinig niya iyon. Oo naman raw syempre. At yan nga raw ang pangarap niya. Kaya, agad niya nga ditong ipinaliwanag ang plano niya para sa goal na iyon. Balak niya nga raw na humubog ng isang player na bubuhat sa koponan ng Japan sa World Cup para makuha ang kampiyonato dito. At itong taong nga raw na ito ang nirekomenda niya bilang coach ng bubuhin nilang team, si Igo Pachi. Jen Pachin pala. Mga lods, yung scene na to. Yung scene na to mga lods. Makikita nga natin to mga lods sa episode 2 in anime adaptation. Pero yes, in chapter 1 nga in manga ay makikita natin talaga to mga lods. Sa pinakauna in chapter 1 mga lods. Kaya huwag kayo malito. Kasi same lang naman yung introduction ng story. Sadyang trip lang nilang ilagay yon siguro sa episode 2 para sa tema. By the way, balik na tayo. Intindihin nyo na lang. Then dito mga lods, pagkatapos ka ditong ipakilala ni Anri yung magiging coach ng bubuhin nilang team para makahanap ng player na bubuhat ng Japan sa World Cup ay dito, habang nangyayari nga yung meeting na iyon ay may nagaganap nga ditong football qualifiers in high school, which is tournament to mga lods at finals na. At ang naglalaban nga dito ay ang Ichinan High School na kinabibilangan ng ating bida na si Isagayo Ichi laban sa Matsu Kaze High School. 0-1 ang score at lamang nga dito ang kalaban nila Isage. Crucial na yung laro mga lods, gawa ng ilang minuto na nga lang ang natitira. Pero hawak naman dito mga lods nila Isage ang bola, which is ang score 0-1. At kapag naskoran nila Isage ang kalaban ay malaki ang posibilidad na manalo sila kasi tatabla nga ang laban, which is yung score tatabla. Napapabor naman sa kanila. Under pressure dito mga lods etong si Isage habang hawak ang bola. At dito nga ay dalawa ang pagpipilian niya. Ipapasa ba or dedirektahin niya na lang na ishoot ang bola sa goal? Bagaman merong oportunidad si Isage mga lods na idirekta, ay at the end mga lods, mas pinili niya ditong ipasas sa kakampi niya na libre ang bola. At yun naman talaga ang pagkakamali niya kasi dito nga ay nagmintes yung tira ng kakampi niya. Dahilan para makuha ng kalaban yung bola. Nakuha ni Kira na captain ball ng kabilang koponan at boom. Isang pagkakamali talaga yung ginawa ni Isage kasi dahil nga doon ay naiskuran patuloy sila ng kalaban. Humantong sa 0-1 na standing at yop. Talo sila. Todo hingi ng tawa dito mga lods yung nagmintes na kakampi ni Isage pero yun na nga. Talo na talaga sila kayo. Iyakan na nga lang dito yung nagawa ng mga ka-teammate ni Isage. Samantalang si Isage naman dito mga lods ay wala. Cold lang, hindi umiyak. Talo niya pa nga dito mga lods yung coach niya kasi dito ha, ay yung dapat na magbibigay ng good vice speech sa kanila na coach niya ay pinuri na lang nila. Pinuri na lang ng coach nila mga lods yung team nila habang tuloy sa pag-iyak. Then dito mga lods habang papauwi, etong bida natin sa bahay nila ay dito. Dito na nga pumasok kay Isage yung mga thoughts nito about sa nilaro niya kanina. Qualifiers pa nga lang raw yun. At isang move na nga lang raw sana ay national na. Kaso hindi pa nga raw nila naabot at natalo pa daw. In reality nga raw ay siya nga raw ang forward sa team, which is siya ang captain ball. At sa kanya na talaga dapat yun yung score at hindi niya napinasa. Patawad nga raw Nawasama. Hindi niya nga raw siya naging katulad. By the way, so bali si Noel Noah nga mga lods ay ito yung idol ni Isage na isang Europe top scorer player lang naman from French mga lods in international.
Kumbaga disappointed nga dito si Isagi mga lod sa sarili niya. At piling niya nga dito na bigo niya yung idol niya. Kasi yun nga raw, yung inspirasyon niya since day one. At dito nga ay pakiramdam niya, yung pangarap niya ay mananatiling pangarap na lang talaga. Which is ang magkampyon sa World Cup. Sa pagkakataon nga raw na iyon ay malabo na siya maging pro player. At sa tingin niya nga raw, yung mga katulad ni Kira, yung pwedeng maging pro. Although, parehas nga lang daw sila ang second year, pero yung diferensya nga raw nila ay mahihahalin tulad kay Goku at Krillin. Dragon Ball reference yun mga lods, panis gumaganan yung blue lock. At dito mga lods ay habang papauwi siya dito ay nag-i-imagine pa nga rin dito mga lods etong si Isage sa senaryong what if nga raw siya na nga lang daw kaya yung tumira, which is hindi niya napinasa. E di sana daw iba yung kinalabasan ng naging resulta mga lods, iba yung naging resulta. Pero yung what if na yun mga lods, pinaiyak lang si Isage with regrets talaga. Nasa uli ang pagsisisi. Then dito mga lods, nang makauwi na nga dito yung bida natin na si Isage, ay habang naghahapunan nga sila dito ay may sinabi nga rito yung nanay ni Isage sa kanya na may dumating nga raw na letter from Japan Football Association, isang improvement project ang imbitasyon mga lods, na ikinagulat naman ng bida natin kasi nagtataka nga siya ba't siya napili para dun. Kaya kinabukasan nga ay hindi na nagdalawang isip pa itong si Isage mga lods. At pumunta na nga ito kaagad kung saan ito naroroon, yung saan naroroon yon. At nung nandun na nga siya sa labas ay mga lods, nakasabay niya nga dito yung Kira, yung tumalo sa kanila, yung nagpaiyak sa kanila. Pero dito mga lods, puro compliments naman yung pinitawan dito mga lods ni Kira kay Isage. Like Kesyo, tahimik nga lang raw ito si Isage na player, magaling, napaka-impressive nga raw nito maglaro sa loob ng field, at merong high IQ pagdating sa paglalaro ng football. Siyempre, natuwa yung bida natin dito mga lods, kasi compliments yan eh, at galing pa nga mismo kay Kira. By the way, then dito mga lods, nang nakapasok na nga sila dito sa loob, ay mga lods, sa entrance pa lang, grabe na nga bigla yung pressure para kay Isage. Nang makita niya nga dito yung napakadaming player na naghihintay din sa labas. Then dito, makalipas lang din ang ilang minuto ay nandito na nga mga lods yung tao na napaka-interesting. At yup, eto din marahil talaga yung nag-invite sa kanilang lahat. Okay, so bibitinin ko muna kayo sa pagkakataon na to. Kasi nabigla ako mga lods, mahaba yung pag-review ng chapter na to. Masyadong mahaba kaya mahirap pagkasyahin mga lods sa isang video, which is baka umabot pa talaga ng ilang minuto, grabe. So yan nga ang chapter 1. Bali yan ang chapter 1 mga lods, sa chapter 1 pa lang tayo. Wait nyo lang yung part 2, nasa exciting na part naman na tayo mga lods, kasi dito nga ay tuloy-tuloy na yung review natin dito. Kaya don't forget to follow our Bilibili Space and like this video guys. Hindi kasi talaga kaya kapag sa isang video lang. Kaya gagawin ko na lang dalawang part ang pag-review natin sa isang chapter na to mga lods. Pero promise sa susunod hindi na. Like sa, hindi na talaga. So see you next video.